wala silang plano para sa amin. Eh, para bang... Ang AGHAM sa Manila Bay ay isang alyansa ng mga taong simbahan at ng mga mangingisda sa Bulacan, Bataan, Pampanga. Kami ay binuo mainly para ipagtanggol yung kabuhayan, paninirahan at saka syempre yung integridad ng kalikasan along Manila Bay. So ngayon, ang tutukunan namin dito ngayon ay itong community ng Taliptip, Bulacan, Bulacan na kung saan ito yung direktang matatamaan ng proyektong Aerotropolis o yung Airport City ng San Miguel Corporation. So, itatayo po natin to, build, operate, and transfer. Sisimulan na ang pagtatayo ng New pero Manila no, International Airport hindi namin at maapektuhan ang kabuhayan ng mga nakatira malapit ng isang environmental airport. Organization. My report, si Osala ng proyekto ang kanilang... Ako si Vito Hernandez. Ako ay dating faculty member sa University of the Philippines, College of Science, Science and Society Program. Ako ay isang archaeologist na, at ako ay member ng professional organization ng mga scientista na nagsusulong ng science and technology para sa lahat. So right now, nasa sitio 15 area ng Torres. No? Torres is a privately leased that has a lease agreement between the government of the Republic of the Philippines through the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and the Torres family. No? And this is an area that will be directly impacted by the reclamation activities to do with the development of the San Miguel proposed Aerotropolis project. So it's an airport, a commercial area, and a residential area rolled into one. Pangalan ko pala sa Salvin Atakis. Dito kami nakatira sa Sitio 15, Barangay Taliptip, Bulacan, Bulacan. Kung sa magandang patakaran nila, pwede siguro, pero kung wala silang plano para sa amin, eh, para bang katulad nito eh, hindi pa nga namin alam kung saan kami lalagay. Tapos, puro na sila sabing plano, magandang plano raw. Eh, wala namang pinapakita sa amin na plano na nandun kami sa plano nila. Katulad lang nito eh, malapit na raw. Tapos yung paglilipatan sa amin, hindi pa nila sure kung saan. Eh, po pwede ba yun? Eh, mga residente kami ng Bulacan-Bulacan eh, gano'n lang gawin sa amin. Paano naman yung mga pamilya namin? And right now, the Philippine Reclamation Authority has already given a go signal for 5 reclamation projects in the south. No? But we have to remember that the Japanese scientists through the Japan International Cooperation Agency and Dutch and Filipino scientists through the Manila Bay Sustainable Development Master Plan have already concluded in their reviews of literature and their studies in the areas that reclamation north of Manila Bay are a no-go because of the environmental hazards that it poses, in terms of the financial viability, in terms of the urban sprawl that's actually happening right now. It's not a good idea. It's in fact disastrous. Ano lang, pangamba na sa amin kasi yan lang yun eh, nagsusunda sila rito tapos wala din namin alam kung para saan yun. Eh kami naman, siyempre nangangaba kami, hindi namin alam kung para saan yun. Pag tinatanong namin, galing naman sa, ano na, may kautusan sa pamahalaan sa taas namin. To go and visit the areas. Get in touch with organizations like Oceana. Save the oceans, feed the world, Oceana. That's their motto. Get involved, be informed, and look at it in different angles and weigh it for yourself because no good science will tell you that reclamation is a good idea.